And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Thou shalt speak all that I command thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land. And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and wonders in the land of Egypt. But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine enemies, and my armies, and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch forth my hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them. And Moses and Aaron did as the Lord commanded them. So did they. Let us pray, mga Transiliaga. Heavenly Father, God, thank you, Lord, sa mga Transiliaga. Nalayaan ka, sa mga pagkatuloy ng mata mo. We thank you for this first Sunday, Lord. Yung mga kadaya, kung makasamba ka ng sumiwa sa inyo, Lord, sa mga adlaw. God, thank you for these past years that you have given us. Ikaw, Ginoo, God, ang pagkakit sa amon. That you have been with us, Lord. Sinayaga, Ginoo, nagadaya ng kapit na kapasalamat. And we owe everything, Ginoo, sa inyo, sa liwa. Sa inyo, Ginoo, kaya Ginoo, nagugma sa amon, mercy, gracia, Ginoo, hindi patungod sa amon. God, sinayaga, I pray, Ginoo, that you are going to continue to bless us, Ginoo, pagi, Ginoo, sa inyo, Ginoo, mga presensya, yung pulong, Ginoo, ang Ginoo, God, yung ipadala sa amon, sa liwa, sa liwa. Lord, yung tubihan mo sa inyo, tanan, Ginoo, sa liwa, bless and each other, one, Ginoo, sa amon. Bisa mo, Tuhan, Ginoo, magpamakas sa mga pulong sa amin, Ginoo, magdala, Ginoo. Lord God, be with us, Ginoo, sa Ninaga. Na kami, Ginoo, God, maghahatang sa amin, Ginoo, sa gubang, Ginoo, makaalam, pag-itsindi, Ginoo, sa amin, kabuhi. Lord God, Lord God, ikaw, Ginoo, ang Ginoo, kinapatungan sa tanan. Lord Diyos, Ginoo, gamhanan sa amin, kabuhi. Lord God, sa Ninaga, inabalik ko sa inyo, kahit mapagdayang pasalamat, Ginoo, sa luwag ni Ginoo, sa amin, puso ka, lakong sa inyo, Ginoo, God, yung tubiyan ng tanan. Sa inyo, Ginoo, ako, kumahalang tanan. In Jesus' name, we pray. Amen. Magaling po kita, Mother. Siguro ito na kita nakakita ng mga tukan fireworks. Sino pala wala kita fireworks sa atin, eh? So, unang fireworks, ang gamay ko do ano gina, laka lang gina kayo. Kay kamahal magin asang fireworks yung natawag mo. Pero subong, kadamo lang eh. Sa New Year, dito kami nag-New Year sa hospital, sa Our Lady of Mercy. Kapag New Year, kay may rooftop tapos sila pala nga, ano, dito kami naglantaw. Gasa, alam mo ito kanina mo mata, kung hindi ka matulog. Kay sa palibot, bilog ng palibot, may mga fireworks tanan. Pagkinahin na taon mo ito, di ba? Pagsang January 1, nagkanto kami ni Sir Edith, pagpuli namin sa gabi, nang agad sila nga natalisay kayo may fireworks sa January 1. So, naglantaw, lahat mga kami, naglantaw mo kami. Dito mo ito, mas nami pagkikilapit. Kung lapit ka pala maglantaw fireworks. Di ba, ang fireworks, ang tulang mo ito, do sa akin, sa wala mo na ito, ay kung nanamiag, di mo lamang lantaw. Pero kung nga ka ng gani, nami man sa feeling mo mga katuran, nga daw hindi mo pala ma-explain. Kapit pa kung lapit, no? Anong sa iyo ba, nung nanamian yung fireworks nga makita nyo? Ang namian ng tasta-asig lang. Na tasta-asig, kagtako-tako, gito lang maglupo. Ang mga doon mga finale, yun ako lumibala. Nga tako-tako, gito nga kung lapit ka, matyagan mo doon, bilog mo kalikutan ng sakop ya. No? Ilan mo ito, ako sa wala mo lang ako na, pero kung pag-aaral nga, ito, di ka mo lang ka batas, hindi
Mag-ulaw lang nga why ka lang kapatya sa ugalingon mo nga why ka di mo ano nga magambal pero kung akala na ganin gagambal gaunaw lang no? Nga why ka kabalong ba pa mo ulit gambal lang muna kaya tungod nakita mo nga kanami mga katuhan ka hindi pala ma-explain sa gawasang imo ano nga i-express mo gin kaya muna nga duga hambal ka why ka lang kabalong na ano nyo na mga katuhan na feel nyo mo na makalanta ka mo fireworks. No? Kaya kayo mga katukan. Kag on-site dot ng mga katukan, ano ang rason nga nag-celebrate kasi na fireworks? Mga mo na bala. Sa iba niyang country, siguro it's the freedom kayo sa Amerika. July ano galing ilang July 4 no? Ilang independence. Ano na panawag doon independence nila or ano na. Kag pila celebrate nila with fireworks. Sa ilaya siguro nila celebrate nila sa freedom nga nakuha nila. Nga sila maka nga sila free pala kag kanamit kay hindi tanang tao sa kalibutan mga to kan free mo. Sa ibang country, oppressed na kayo. Makita nyo man na doon sa mga balita. Kapag panira sa mga Middle East na part, sa mga Arabs at mga ano na. Nagkalaway sa nila nga kabuhi nga muna. Kag on-site thought mga katuran, kita nag-celebrate mo kita freedom man mga katuran para sa aton. No, masalamat kita sa Ginoo. Nga-treat kita na tupa sa Philippines. No, biskan medyo may mga igod-igod ka gano'n lang, pero pasalamat na sa Ginoo, nga free kita. No, sa atong mga pagdayaw, pasalamat sa Ginoo. Nga hindi kita oppressed, nga mention pa, pati nga we should be thankful sa Ginoo, nga free kita. Kay kung kamalala ko ito, sa mga stories ng iba ng mga tao, nga ara sa oppression when it comes mga katuhan sa pagdayaw sa Ginoo pwede mga katuhan ba sila kayo mga katuhan yan nagapakipato pa na nga pinatintugan din nilang inapagtuo sa Ginoo nga biskan takpon sila, biskan patyon sila, biskan torchokon sila inahipo-iapon nila ang pagdayaw nila sa Ginoo. So we are very blessed mga katuhan kag hindi ta napag i-baliwala lang mga katuran ang aton nga freedom no sa sining country mga katuran freedom sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo mga katuran sa pagsimba sa Ginoo mga katuran na sa aton buhi mga katuran sa ginabawon ng fireworks wala ang Ginoo mga katuran may hinihimo man nga fireworks sa ito nga? Kabuhi? Paano mga katuran? Oh, God's working in our lives. Amo ang mga fireworks ng Ginoo sa itong kabuhi, mga katuran? Paano mga katuran? Ano ba lang ang pag-discharge ng fireworks, mga katuran? Di ba, kanami nga kumakita sa ibang nga tao, mamangha sila? No, kag hindi sila ka-explain sa nila nga balatsyagon sa pagdayaw, oh, ginadayaw nila ang fireworks, ginadayaw nila ang naghimo sina, ginadayaw nila ang mga tao nga kaya ang fireworks computerized na mo, kaya ang kung sinong nang kapot sa computer na para magpadason blas ang fireworks. No? Mga sagat sa ila. Iba niya mga fireworks mga katuran. Share ko lang sa inyo. May mga pusa sa bago. Ano? Disney team sila. Huwag ko kabalo ko anong tsura sa Disney team nila. Disney pala. Disney mga Disney characters. Siguro ilang fireworks. Tipo, isa ka pala may imo nila. Tapos iba mga kita mo sa internet na mga ang sa Dubai yung lang Burj Khalifa na tower. Mga building yung lang tag-as. Minobrahan na nila fireworks. Nag-upod man sa building. Kag kung makakita ka mo ka namin mga katuran,
Kaya ang structures ng building, amo ang kinabutangin na fireworks. Kaya namin isang guwabla sa mga padasod mula sa mga fireworks nga ang structure sa building ma-emphasize git. Kaya ang tao, gamang ha, ginadaya, pwerte ang tao, pwerte mag-upra muna. No? Amo na ang fireworks mga ito, kaya sa atong kabuhi, no? Ang Ginoo, may mga fireworks na ginahimo sa atong mga ito, kaya? Ang ubra sa Ginoo sa atong kabuhi muna ang fireworks nga iya sa Ginoo mga katoran. Praise the Lord. Kaya sa atong mga katoran niya kimbasa, familiar tayo sa inyo. Story ng mga katoran sa Exodus, no? Ang time nga, ang Israelites bandage, aka sa bandage sa Egypt, no? Sugod sa pagkato sa mga Israelites dito sa time ni Joseph. Asa subong ni nga tayo nga nagdamo sila kag may mag-o nga Pharaoh nga nakita ang threat lang nakita sa Pharaoh ang do no silong na ang makita yung lang nga kakululbaan sa sini nga Israelites kaya kadamo na sila kagamon yung ginihimo sa ila mga katuran nga ginihimo sila slaves aras sa bandage kag sa itong kabuhi mga katuran nagalambot man to the point nga ang atong journey naging pariyos na ini sa kay Moses sa Israelites mga katuran no? Nga sila captive dito sa Egypt. No? Kag kita sa punto mga katuran where ang Ginoo naga demonstrate sa iya ability mga katuran to put a huge firework display mga katuran. Naglambot ang point mga katuran ng kita sa atong pag-journey sa pagkabuhi diri nga naging kasubong na sini kay Moses sa Israelites na bandage asa sa bandage mga katuran sa Egypt ka. Kung ano muna ang mga butang nag-agi sa itong kabuhi. Nga, amo na ang tayo mga katuran ang Ginoo magpakita sa iya nga huge, dako nga fireworks sa itong kabuhi mga katuran or dako nga hilimuon sa itong kabuhi mga katuran nga kita waon dira mga katuran. Praise the Lord. Kung kami mga katuran makatayin, ginagkakas ko mo ba sa ako ni ang chapter 7 to 11 sa Exodus. Diyan yung makita mga katuran ang story no, sa time ito nga nagkanto sila kay Pharaoh si Moses kay si Aaron nga iayoon nila kay Pharaoh nga pagbaon ang Israelites mga katuran. Kaya kung kamo makabasa sa mga katuran makita nyo rin mga katuran kung ano ka, stubborn kay Pharaoh. Na kung kabasa ka mo sini, makita niyo kung ano ka stubborn lang. Ano ka tig-a sa iya, nga ginatindugan niya nga, hindi sa maghalin sa ginatindugan niya nga, prinsipyo yan. Pag sininga mga turan, i-story ko sa inyo mga turan, briefly lang, no? About each plague nga naglambot sa Egypt mga katuran sa kamuning nga time. No? Kabay mga katuran nga hindi lang ang plague ang makita nyo kundi ang fireworks man sa Ginoo nga gin pakita diri mga katuran. Now may already minapuha ko din mga katuran nga several purposes sang plagues nga ginhimo sang Ginoo sa Egypt mga katuran. Una diri the Lord gipadala yang plagues mga katuran to judge Egypt and her gods. Kadua mga katuran they were also used by God nga i-compel si Pharaoh nga i-free ang Israelites. Next, they were sent gipadala ang plagues mga katuran to prove once and for all that God Himself is the only sovereign God, mga katuran. Yes. Next, the plagues
sat dalan of Goshen selectively. Ang Goshen mga turan, ang muna lugar sa Israelites. Kat each plague mga turan na nagalambo sa Egypt, ang Goshen niya hindi matando. Tanang na plague sa nagalambo sa Egypt, ang Goshen niya waay sa ilay ang plague sa ina. Kaya dito yung makita niyo mga turan, kita mo ang control sa Ginoo mga turan. Ang control niya sa iya mga turan power. Kaya pakita yung mga turan sa Egypt nga ang Israelites iya niya chosen people mga katuran kag under sa iya nga protective nga care mga katuran. Kag last mga katuran, the plagues display God's almighty power mga katuran. Praise the Lord. Now, dito sa chapters ng mga basahon ng mga katuran, makatayo ka mo, makita nyo dito kung ano kang amazing sa ubras ng Ginoo mga katuran. Kung paminsakon mo lang ang mga plagues mga katuran, kung paminsakon mo lang ang mga plagues nga naglambot sa ila, kung magbasa ka mo doon ka, okay lang mga katuran. Kung paminsakon mo, pwede mga katuran ka, amazing sa ubras ng Ginoo. Yes. No? Amen. Una diri mga katuran, is the plague of blood. Ang Nile River, bala? Nile River. Kaano kamo sa Nile River, mga katuran? Gin-turn sa Ginoo nga dugo ang ina nga Nile River. Kung basahan mo, rando ka, okay lang. Pero kung paminsan mo din, mga katuran, kadako nga fireworks ang Ginoo, mga katuran. Ngayon muon mo ang Nile River. Nile River, amo na siya ang second. Huh? Second siya na longest river next sa Amazon. Kag Nile River mga katuran, kung kuhaan mo base, do ka significant manggit nga mo nang imuon nga fireworks ng Ginoo para sa Egypt mga katuran. Nga ipakita ya sa Egypt kung ano siya ka sovereign, kagka-powerful nga God mga katuran. Ang Nile Egypt, amo na ang nagapugong sa Egypt or sa ginaagyan niya nga ninyo mga katuran nga hindi manging disyerto ang ina nga lugar. Kaya kung waay ng Nile River, disyerto ginatanan mga katuran. Kaya ina ang Nile River, isa ka importante nga river sa Africa mga katuran. Kaya hinihimo ina sa Ginoo nga dugo. Isa kanyo lang mga katuran. Pero ang mas ano pag hindi mga katuran, ang reaction ni Pharaoh pag sang iya mga tao. Wise na yung mga katuran na ano, nakulbaan. No? Wise na yung nakulbaan. Wala ka nung hindi mo nila mga katuran. Naghimo man sila tubig. Ang tubig, hindi mo nila dugo. Kikabalos na lang, mahimo man nila. Pero mga katuran, makita nyo din mga nga nahimo nila ang tubig dugo pero hindi nila mabalik ang dugo nila patubig mga katuran. Amen? Yes. Ang makahimo lang ng mga katuran si Lord Jesus lang. Yes. Praise the Lord. Kaya makita nyo din mga katuran ang stubbornness ni Pharaoh. Okay? Bisan amo na natabo, bisan nakita niya ang power sa Ginoo, pag makabalo mo siya mga katuran niya, ang iya mo Jesus, hindi niya mahimo balik ang dugo tubig. Pero hindi siya yapon. Why siya yapon nag-concede? Why siya yapon ipasugtan nga magwa ang Israelites mga katuran sa Egypt? Ang sa atong kabuhi mga katuran, ma-compare mo man abala nga tayo sa atong kabuhi ang Ginoo nagpapakita sa iyaman nga working sa atong kabuhi kag makita mo nga ano ba ako sa nahimo iya sa atong kabuhi. Pero dupo sa lakay Pharaoh, kita mo na nga why ka may mahimo, kita mo na nga mas powerful ang Ginoo, pero katika paglagyapon sa atong nga tagipusuon ang term na din mga katawan kay Pharaoh, hardened heart, no? Tiga nga tagipusuon.
Kung basahin niyo din mga Quran sa tanan niya mga plagues na naglambot. Next day, ang frog na below ng Egypt, may mga paka. Ano yan, mga Quran ka annoying. Nga may mga paka. Kag this time lang mga Quran, si Pharaoh man mismo na ayo kay Moses. Kag kay Aaron nga kwaon ang paka. Kay siya mismo siguro, isa ka ba na doon tao paka? Gising bata din may paka. Gakaon ka may paka. Gapaligo ka may paka. Gatulog ka may paka. Pero di ka alaw ay mga katuran. Kag mismo kay si Pharaoh na kayo kay Moses. Nga kwaon. Kag hinkuha man ni Moses mga katuran. Kaya pa ni Pharaoh pahagwaon niya na. Hinkuha man ni Moses. Pero pagkatapos mga katuran, nagbalik si Pharaoh sa hardened niya na heart. Kag huwag naman ipagwa ang Israelites, mga kauturan. Next, dito mga kauturan, the plague of lies. Pwede tama term na photo, mga kauturan? No? Lies, photo, mga kauturan. Ipadala sa Ginoo. Hindi mga kauturan, makita mo kung pasahon mo lang, doon kasi doon ka okay lang. Okay lang, pasahon mo, labihan mo lang. Pero kung pamisaron mo, mga kauturan, photo. Everywhere you go, puto. Siguro pati ang yak o puto na gurong ba? Ano mo nyo mabasa sa Bible mga katuran? Ang das na ni puto mga katuran? Kagpamisa ko ninyo, 50 na ha, ubras ang Ginoo. 50 nga fireworks. Ikaw na makita. Diyos ko. Saludo na kami, hindi na kami short surrender na kami. Mano pa kami kung wala ikaw. Pero wala mga katuran. Pagkatapos sina si Pharaoh nagbalik sa Japon sa iya nga hardened nga heart mga katuran. Next dili mga katuran. Lies. Langaw naman. Kita niyo mga katuran kung pamisahon niyo gid. Langaw everywhere. Langaw sa akong ngayon isa, duwa, tatlo, ulo mga katuran ga lalain ka na. Isang pamatay ka gano. Magkato ka sa poultry? Magkato ka sa poultry mga katuran? Alaw ay, no? Hindi lang sa poultry, kasi sa mga pamalay lang sa palibot sa poultry. Na mga lagyo na. Pero ang langaw, perte. Sa ilang mga katuran, langaw, bigya, as in langaw, dumudamo, okay? Kag na pagkatapos mga katuran ginayon ni Pharaoh, pero pagkatapos balik sa Japon sa iya hardened yung heart mga katuran. Next day is ang plague sa livestock mga katuran, ang disease, may masakit yung naglambot sa mga livestock nila, baka, karnero, kanding, mga amalok, tananda nga, nagkalamatay. No? Sa mga dapat niya mga instances, makita mo na ang power sa Ginoo mga katuran. Pero wala agad sa Giyapon. Tig-agad Giyapon si Pharaoh. Next mga katuran is ang plague sa boils. Kubag. Kubag mga katuran. Kung pamisawan mong kubag mga katuran, isa pa lang kabilog, pwede mga sakit. No? Kupag mga katuran, tanan sa kita siguro din naka-experience din sa kupag mga katuran. Kasakit na mga katuran. No? Kupag, tanan sila. Nga ginabad rin sa Bible kami ang magicians nga ginahimo nila, ang tanan nga ginahimo ni Moses at ni Aaron. No? Pero paglambot sa kupag, hindi sila katubang. Kay Moses at kay Aaron, kay sila mismo yung bagman. Hindi sila katubang, ano pang ibato nila kay yung bagman sila kasi nakit mo siguro nila ng lawas mga katuran. Next, di tigal niya kung si Pharaoh mga katuran. Next is ang plague sa hailstorm. Mga baka hail, nag-solid nga ulan. Nagsulit, ang guaya tagko sa mga pagsakit ng mga katuran.
Pagambal nyo yun sa Bible, ambal sa Ginoo nga, dapat tanan yung tao, ipasudlon nyo. Kung din yung pag-ipot, pasudlon sa balay nyo, ano, pag-aasal sa field, maigo sila, makalamatay sila. Ang hinihil storm, hindi lang sila nga ulan yung nag-pick-up, kundi may mix nga fire. Ang naglalambot sa ila, hailstorm na may fire, mga katuhan. Kagadaan mo man, may kalamatay. No? Pinti, mga katuhan, yung mga fireworks na ginihimo sa Ginoo sa Egypt. Pero si Pharaoh, tig-agit sa Gyapon. Kasi siya nga tayo, mga katuhan, sa hailstorm na naglambot, siguro nakita ang Pharaoh na ang powers ng Ginoo. Kasi sino nga tayo si Pharaoh, nag-repent. Nag-repent siya, mga katukan. Kung basaon niya na, nag-repent siya pag in-admit niya nga, nag-sin sila, nakasala sila. Do you think, mga katukan, nga true repentance? No, mga katukan. Kaya pagkatapos niya nakuha, pagpangamuli sa Ginoo, nakuha o nag-hailstorm, nagbalik naman si Pharaoh sa iya dating gawin. Nga, nag-harden lang niya heart, kagwaya din. Pasugtan. Ha? Why ki pasugtan ng Egypt ang Israelites nga mag guwa, mga katuhan. True repentance, mga katuhan, is not just trying to get out sa naipit ka na sitwasyon. True repentance is being sincere and totally walking opposite direction sa imo ginhalinan, mga katuhan. Praise the Lord. Pagkadaan mo, ginasatan mo, katuran, ang nakapalasong sa dira. Mayroon isa ka-illustration, mga katuran, ang tanasik kong siguro nakabati. Ang inamdang tao nga ara sa tunga sa ocean, siguro na shipwreck or na lunod niya barko. Pag positively, ginamputangin sa iya kagulingon nga manumos na nagbigsa. Kaya wala man baruto sa kasakyan, buhay man sa duta ang makita. Nabutang niya sa ulo yan, ha? Manunod na lang isa. Kag naglambot siya, mind nga manunod na lang isa, wain sa paglaong, nanawag siya sa Ginoo. No? Nanawag sa Ginoo, nag-pray sa Ginoo, kag nagpangayo o repentance ang tanan niya nga, sala. Kag inabala niya ang Ginoo nga, how he is sorry sa tanan na ginimo iya nga kasalanan sa iya kabuhi. Paano niya ginlib niya kabuhi nga waay ang Ginoo, hindi ka upod ang Ginoo, nga waay ang ginapaliyo ang Ginoo. Kag nag-repent siya, gabi pa mo iya repent sa Ginoo, nga luwasan ako Ginoo, gaan mo lang ko second chance sa akong kabuhi. Ipakabuhi kong Ginoo nga akong kabuhi sa imo. Kag serve sa others. Patay na ko na mga story yung mga katuran. Kag amutong niya mga katuran nga ginimo, kag naglangoy siya. Langoy, langoy, langoy. Kag sang tayo nga luya na siya, nakakita sa duta, island. Di pagkakita niya, pagsisay. Sa amun nga tayo, sino niya, Ginoo, makalambot lang ko dira, nag-bargain sa Ginoo. Ginoo, makalambot lang ko sa sinangalan. Piyahimuon ko na lang amuni-amuni-amuni para sa imutanan. Ang inyong mga kasalanan, hindi ko napag-imuon. Sir, nita ka, adlawin ka, balawin isa. Mahula. Tapos mga turan, sige sa langoy, sige sa langoy. So, niig, lapit na sang galapit. Gadula na ang tanan niyang ginhambal. Sana ito pa sa sutunga, mga katuran. Hasta sa uli, nga nakalambot sa salan, nagpaminsan sa makatulong sa ibaan kung may time lang ko. Na, muna, mga katuran, illustration with kung wala ka true repentance, mga katuran. Kakalaw ay, mga katuran. Kinanglan mo na ang Ginoo, taugon mo na sa kung kinanglan mo sa. Ang unang isa pang illustration nga, spare tire. Ha? Spare tire. Itakot mo na sa kuminanglanan mo. Kung hindi, ihalid mo naman dala sa kilid. Which is not good, mga katuran. Next, dito mga katuran, is ang plague. Psalm
darkness. Tulong nag-abot ang plague, isang darkness sa ila sa Egypt for 3 days. Tulong nga, tulong video nga hindi is nakakita sa isa at isa, gubilungguan, ay sila. Oh? Ano yung ang autoran nga, ano sa aton? Brand out talagay sa aton, di, wow nga. Kung nga naman mo nga ito, balay mo, hindi na nga pamuyay sa sineko. Ah, ano, ayan pa 3 days nga wala. Ka New Year nyo, no? Friend out? Hello, ay, no? Sino New Year ni friend out? Friend out din sa silay mo? Panangge? Ah, sa dahil sa talisay pa sa, ano, dito wala. Kalawaan yung mga katuran. Ba't iniyong sa ilang katuran? Plague of darkness. Dulong na dulong. Ganyan nga yung pinungguan ay sa nakita for 3 days. Yet, why yeah, po si Pharaoh mga katuran na humok na kapusoon. Next is the plague of the locust. Locust? Si bakla? Apan? Apan? Lagko. Kagin padala niya sa Ginoo pagkatapos ang hailstorm, ang darkness nila sa next isang locust. Pagkatapos ang hailstorm nga nagulan, hailstorm nga damo na kalamatay tao, talong, sapat. Kag ang nabiling siyempre ang hailstorm to with mix with fire na kalasunog. Kamuling niya padala sa Ginoo pagkatapos ang nabiling sa hailstorm ngayon sa nakilasunog, amunay ang nagsipot ang locust. Kag wala gitsang bilin pag-agi sa mga apan ng mga katuran. Kag this time, mga katuran, mismo ang mga tao, mga staff ni Pharaoh, naghahampal na sa iya. No? Kag obvious naman kaayo, mga katuran, galing kay si Pharaoh, tiga, tagipusoon. Kag ang Ginoo may mismo nagpatigas ang tagipusoon, mga katuran. Sila sa mga tao niya, yeah, do you not yet realize that Egypt is ruined na? Apang si Pharaoh, hindi iya makita kay tigang iya nga tagipusoon. Ilikawan tagin mga katuran niya ang atong tagipusoon magtiga sa atong palibot, labi na sa Ginoo mga katuran. Life that is full of sin. Life that is lived in darkness, mga katuran. Kabuhi nga wala obedience sa Ginoo pag sa iya mga pulong, mga katuran. Tandaan nyo din na, mga katuran. Kagamay na lang, tiyaga mo kagamay na pero sa pagsampaw na, mga katuran. Ang tagipusoon mo maga, tigang, mga katuran. Kag kabudlay mo tigang tagipusoon mo. Kag nitapag hulton pagid nga mismo ang Ginoo among maga patigas ang atong tagipusoon. Okay lang ako magtiga ang atong tagipusoon, may chance para makapalapit kita sa Ginoo. Kung sa aton lang, pero kung ang Ginoo mismo naghimo na ipatiga ako ng tagipusoon mo bangot sa imo ubra nga hindi naging mayo mga katuran, pusti kay Pharaoh, wala gid chance na ikaw mga katuran. Sala ang mga katuran, nagadulong sa aton sa ruinous sa katong kabuhi. Hindi na maayo ang katong kabuhi, mga katuran. Kabalo kita mga katuran, kay kita di puno sa pulong sa Ginoo, puno sa paglaygay sa mga pulong sa Ginoo, ginatudluan kita, ginaalalayan kita. No? Kag dapat hindi tayo napag-ibaliwala, mga katuran. Kung ikaw, ang tagipusoon mo, rebellious. Rebellious yung imong tagipusoon, imong attitude, rebellious, mga katuran. Makita mo ang kabuhi mo nga, maga, dagdag sa imong palibot, mga katuran. Family mo, church life mo, friends mo, mga personally mga katuran, mga tao kung kilala ka muna na
kabuhi mo maruwin mga katuran na ikaw mismo hindi ikaw sa ilang posisyon makita mo kung paano na lang sila, paano ilang kabuhi, paano ilang kalag, no? Paano ang pagbatas ng Ginoo sa ilang kung sa imo paglantaw niya tawhanon wala na, no? Sige ka lang praise sa Ginoo, sige ka lang praise sa Ginoo. Budlay mga katuran nga ang atong tigipusuot, tika. Ka-rebellious mga katuran. Kay ang tanan sa atong mga katuran kabuhi, maga, dagdagi pati kaluwasan ta mga katuran. You see mga katuran, ang atong Ginoo mga katuran niya may law. Kaya kasi yung big set ng law, iya mga pulong mga katuran, nga atong dapat i-follow yung mga katuran. Because when you break that law mga katuran, ginadagdag man ang judgment sa Ginoo sa iyo mga kabuhi. Kasubong sa natabo ni sa Egypt, sa kay Pharaoh mga katuran. Doppers na bala, di ba magamakan law, law, ginayan, di mo na mabali. Kurs asang law of gravity. Kung madagdag kaya, lagbong agad. Madagdag agad sa atop, lagbong agad. Hindi mo na iyama break mga katuran. That is law of gravity. At kung makasala ka, kung rebellious yung muti pusoon, tigay muti pusoon, it has its consequences man mga katuran. Pag amo na ang mag-torture, pag mag-hurt man sa imo, kaya amo na yaa pulong sa Ginoo mga katuran. There's no getting around it. Wala ka na sa ibang lagyan pa. Kundi dira lang dito mga katuran. Kung di ka magpati sa pulong sa Ginoo, hindi ka mag-obey. Hindi ka magsunod sa pulong sa Ginoo, sa loya mga katuran. Wala ka sa ibang lagyan. Madagdagabit yung mga katuran. Now God brings His judgment upon the house of Pharaoh and all of His people and even His livestock and even their firstborn. Mga katuran, ang last nga plague. Ang muna tayo nga pinakatakugin nga plague nga naglambot sa Egypt. Nga siling sa Ginoo kung ipatalain nga plague mga katuran, si Pharaoh mag-surrender na. Pagpalakto niya lang amun. Nagkalamatay ang ilang mga firstborn mga katuran. Ang tanan nga panganay nga anak nila. Halin sa tao hasta sa sapat. Pero ito yung mga katuran. Kung unang taon mula, doon mo ma-imagine lang. Pero ito ang power sang Ginoo mga katuran. Paghimo sang iya nga ubra mga katuran, iya fireworks. Kag amo ni nga time why gid kapatasi Pharaoh. Sinya kundi ko sa pagpagoon ano na lang matabo sa Egypt. Kag nag-surrender siya kagin pagwa ang Israelites mga katuran. Now you see mga katuran, ang inyo individual nga sin, inyong individual na kabuhi, na ginakabuhi sa katulong mga katuran, niyara na siya sa arts of destruction mga katuran, nga magalambot sa mga malambutan na hindi nyo ma-imagine. Ang muna natabo sa Egypt mga katuran, all of Egypt paid, nagbayad sila, no, because sa salakas ang ilang ha leader mga katuran. Na kung kita mga katuran sa ato kabuhi, amo mo nang pagkabuhi ta sa ato nga kabuhi nga ka-aloof sa ato sa Ginoo, na paliwala ta ang Ginoo mga katuran. Nagkapangbuhi kita ya sa sala kung mga butang hindi kabagay sa as Christian mga katuran, as tumulo pa huwag ka nang abalo naga. May kamot na yung mga katuran na naga lambot pagigit sa iban.
nga sa imo kabuhi mga katuran sa palibot mo. Amo ni natabo sa Egypt nga si Pharaoh lang mga katuran ang may sala, pero tanan sila dalasa mga katuran. Beware kita sa atong kabuhi mga katuran nga maging tig-a ang atong nga tagipusuon, maging rebellious ang atong tagipusuon, maging rebellious sa atong attitude towards sa Ginoo mga katuran. Kaya hindi git maayo ang dangtan sa atong kabuhi, sa atong church life, sa atong kaluwasan, pati lang sa palibot ng mga katuran. Itindugan tayo, magatindugi tayo firm kung ano ang ginambal sa Ginoo, kung ano ang ginambal yung mga pulong niya, ano ang iya ginbilin sa aton, ano ang iya tudlo sa aton mga katuran, diri sa simbahan. And God will do the rest yung mga katuran para sa aton niya. Kagaliyon para sa aton na kabuhi mga katuran. Praise the Lord. It doesn't matter mga katuran sa aton kabuhi na isagampal kita na dugay na ko di sa simbahan, dugay na ko sa paglagdan sa Ginoo, na master ko ng tanan sa sininga paglagdan sa Ginoo. But kung may arakan ang mga katuran na tulipusoon, hindi na mag-work sa giyapon mga katuran. No? Mga attitude lang mga katuran na ka-unhealthy towards sa iyong palibot, ka-judgmental sa imo, or ano pa lang ang mga gagmay lang. Pero kung ginatitugan mo yun ang mga katuran, hindi yun maayo sa aton buwa mga katuran. Let's maintain sa ato niyang kabuhi sa Ginoo, living sa inyay mga pulong mga katuran, living sa mga pagtudlo sa Ginoo sa aton kabuhi, mga pagtudlo sa sininga church nga waay kita yung mga katuran naga entertain sa mga butang nga mumaga maghahatan sa itong downfall sa ato nga paglagdan sa Ginoo mga katuran. Siniya New Year challenge na sa ato mga katuran. Yes. Siniya first Sunday of the year nga 2015 ang gabihin ko sa inyo isang gamay na challenge mga katuran. Amun mga katuran, hindi kapag i-harden natin nga heart towards sa Ginoo, kundi i-soften natin mga katuran. Sa itong kabuhi, ang Ginoo kapila na panuktok, panuktok. Hindi nyo makita, kisa hindi nyo makita na ang Ginoo na ganun na ang kapanawag sa imo, nagatandog sa imo. Kika heart sa imo nga tigipusoon sa iya. Kundi pamatian ka mga katuran, pahumukot na itong tigipusoon sa Ginoo. Hindi ito pag-i-heart mga katuran, para nga siya mag-lambot sa aton. Next mga katuran, i-bayaan ta ang tanan ng mga butang nga mong nag-atag sa itong hindrances mga katuran, mga sala. Ang mga butang nga ginahimo nato nga hindi ka kabagay mga katuran sa aton as Christians tumuluo as kanakan sang Ginoo mga katuran. Next, obey God, mga katuran. Kasimple, purmayin sa itong ginahambal din eh. Kasimple, obey God and His words, mga katuran. Simple, tumana lang ang Ginoo, ang pulong niya ang ginabilin sa itong din, mga katuran. Praise the Lord. And let God's fireworks, mga katuran, ma-display sa itong niya kabuhi, mga katuran. Kadamo, kadamo lagi sa fireworks ng mga lag kong hiniwaan sa Ginoo sa atong kabuhi. Kung ina mga katuran, itake na ito ng fireworks, lag ko ang fireworks na himo sa atong kabuhi nga ang tanan, ang iba niya tao sa guwa, hindi tumuluo, tumuluo man family mo mga kita. Nga, nakamangha sila mga katuran. Damo sa atong testimony di, no, every Sunday magkapamatigil sa mga testimony, kaya nag-meet sa mga testimonies, nga itong patian, nga nakita nato kita tumuluo mga katuran, naga hold on kag naga obey sa Ginoo, makita nila na lahi kita
Five words na mga katuray. Five words na para sa ila. Nga makita nila ang inimuan sa atong ka, sa Ginoo sa atong kabuhi mga katuray. Let God's five words iya inimuan sa atong grasya, gugmaya sa atong mercy sa atong i-display natin sa ila mga katuray. God bless you once in the Lord. Some time ago, dito pa sa Plaridel, manigika po sa 2 weeks at 2, na about sister crisis, sa crisis blood members na kuli. Damo to yung sa ato kruaga, no? Kaya so, ang sila niya, kaya kabawa sa media, sinya pastor, makakotan yung sa imo message para sa 2 week, para sa bagong 2 week. Ginakuha nila sa TV para bisa nila kuhaan sa ila program. So, sila niya, ano ang message nga mahatag mo para sa inyong tuwing, para sa ilang mga station. Kaya nanumduman ako, gitubayan ko sa Ginoo. So, hindi ko okay. So, dito sa sila, yung video ako kay i-show niya sa TV para greeting sa bagong tuwing mag-abot. Kaya yung message kinatag sa Ginoo sa akon ka namin, get right with God. Get right with God. Kaya ko pinakatakong butang, may mo ulit sa bagong tuwing, is to get right with God. Na get right yan eh, itadlongan mo kuglingon sa Diyos. Kaya so lang yun, eksakto na ang mo relationship sa Ginoo. Pag-desa on, umuto, gin-show to nila sa TV. Itingala ko nga mag-ado ko sa pastor, kuwan. Niya ay ikaw to si pastor, ano. Kaya kadamo ko ulit sa'yo nakakita sa itong video, mga kauturan. Pag-tub-tub sa lungay ko, gitmay nipatay ng mga kauturan. Nag-inahambala minsan yung fitting, kag-nagkakaigo, ganilin nga minsan sa pagsugot sa tuwi, mga kauturan. Dalal ba gitbel sa atin sa Silingaga. Eh, katuod na tayo na nagpatiga sa tao ang mga salat ng kantura. Mga rason niya nagpalong atong worship, atong paramuyo, so ng atong kanuod sa Diyos, mga tuna. There is a cross, let awan yung verse. Ito na, Gamba 3. Verse sa chapter 3, mga kauturan sa Hebrews. 3:13 sa Hebrews naghahambal diri. Hebrews 33 verse 13. Gina-recommend ko git nga inyo na da kandaan, underline ninyo. Memorize niyo na mga verse. Hindi niyo na putang patag. 3:13 sa Hebrews. Nagamba si Paul diri, siling niya, but exhort one another daily. Niya apang mag-exhort ka mo sa isa pag-isa adlaw-adlaw. While it is called today, samtang ginatawag, karun nga adlaw. Karun nga adlaw. January 4. Mga 4? 4 this month. January 4. Today, gamba lang Bible 3, niya apang maglinagayanay ka mo sa isa-isa, adlaw-adlaw. Samtang while it is called today, samtang ginatawag pa nga karun nga adlaw. Karun nga adlaw, January 4. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So, salamat siling exhortation sa siling aga mga kauturan. Para sa katawan sa Ginoo, makita ganit nga tumulo o maturan kinangalan kita malagayan, mapanumdong, ma-exhort, no? Isa pag-isa na magpanumdong, maglaygay, mag-remind daily, maturan. Samtang ginatawag pa karong adlaw, maturan. Today, ang subong today, valid pa, maturan kag-counted pa. Siguro mag-aabot ang adlaw nga hindi na today, nga wala na ang today, mga kuturan. Nga open pa ang grasa sa Diyos, pag-mercy sa Diyos.
pag-open pa ang kwan, ang pananyak sa Diyos, invitation sa Diyos sa mga tao na para magtanupangod sila sa ilang dalanon, kasi ilang kabuhi, mga kuran. So, masiling natin, while it is called today, samtang ginatawag pa ng karungadlaw. Ang buo siling mong sina, karungadlaw, ginatawag pa sa Diyos na karungadlaw, invitation sa mga tao na mga kinusol, magbago, magtadlong sa Diyos, get right with God. Subong karungadlaw, January 4, ginatawag pa sa kasulatan na today is still the day of salvation. Karungadlaw, adlaw pa, na mapatun sa taong kaluwasan, mercy, forgiveness, and Diyos, mga kura. I'm happy about this message, kaka-fitting. There's nothing greater and better than this, mga kura, na magsungod kita sa tuntuhin, patunan, nga sa amuna, sa bagong pag-inulsor, kabagong pagpanibago sa Diyos. Sa pagbago, sa atong maturan, dalanon, kag-inigro station, gigamit ng skinosin nga aga. Kaya kung hindi kita malagayan, marimain, pagmakorek, kung hindi ka mapanundog, kag hindi mo kuhan, you see, ang sala kadayaan tuod. Tama ba? Tama ba? Yes. Sa experience siya, tuod hindi. Yes. Siling mo daw, may mga chimpong ina-apol mong sala. May mga chimpong na aglihan ka sa sala. Tama ba? Yes. Di ba naman na, sa kabuhi ka sa ang aton nga lang pangabusig ng spiritual temperature. Kaya, but sino sa aton din nga aton spiritual temperature, steady. Steady nga level niya mo din na. May mga time aton spiritual temperature mo to na, nag-low, this place nag-isa, gasaka, magkita. Pero but sino din kung may sino din sa experience ka mo ng inyong spirituality, inyong pagka-Diyos nun, inyong kabuhi, sige no, steady mo to na. Steady nga, nag-amat-amat, pasaka. Pero kalabanan gid, may struggle kag may battle. Adlaw kag ang battle, maturan, adlaw-adlaw. Tama ba? Now, nakawali ko na sa inyo nga makabuhi ko mo si Ginoo. Hindi ko mo makabuhi tuigan, maturan. Hindi makabuhi ko mo si Ginoo, daily basis, maturan. Okay? Daily basis, ang pagpangabuhi sa Ginoo. Hindi kay bilog na tuwig mo ginakwenta, pag gina-analyze ang imong dalanon sa Ginoo. Pagtubo mo kung imo maturan nga pag-alagad sa Diyos. Kundi pangabuhi sa Diyos, ang pangabuhi sa holiness, godliness, it is a struggle every day. Kuha? Kaya ginatawag nga pangabuhi ng holiness, righteousness, spirituality, godliness, hindi na sa something word ng maturan. Hindi na sa something word nga daw ka-strange nga kwan, nga daw nag-out of this world ka. Nga huwag mo daw kung pilang mo yun na kwan, nga daw nag-madrig, nga daw nag-pawit ka nga kwan. That is false, maturan. There is nothing word. There is nothing strange. O kung super spirituality, super kwan mga buwi sa Ginoo nga godly kang spiritual. Ako nga punto ni nga dapat tandaan nyo. Meron ibang tao maturan nga huwag nila makuha ang botsilingon sa pagkabuhi sa Ginoo. Gulpila wala na sila ganyang miyuhong. Gulpila mo ito na huwag na sila nag-withdraw sila sa ilang kagulingon sa asosasyon, kag sa fellowship, kagkwan, kagkwan, ano na lang sila daw na ermitan nyo ang ilang makonsept. That is not mga katuran. Hindi. Kundi nga ang pangabuhi, Diyos nun sa Diyos, spiritual kag-holiness, it is a daily struggle, mga katuran. To live for God, halin sa aga, hasta mag-gabi, mga katuran. Kung may mga fail sa gabi, ginalantaw mo, ginausoy mong imodala nun sa sinangadlaw, ganagahimo ka-pemirilisasyon, mga katuran. Pag-gabigit, tapusin mga adlaw mga gina-analyze mong imo dala noon sa tubang sa Ginoo. Kasi tapos sila himo ka na din pag-inulsol kung may mga mistakes, kung mga wrong ikaw, may mga failings ikaw sa gabi nga lang hinulsulan. Kung nakahambal ka mga malain, kung ano mga bagay dira sa gabi nga daan. Ito ang upag tugutan, maagahan, kamagwan. Kaysa ulihi, amo nang mimo niya, maturan, abim mo, okay lang. Pero sinis Biblia, hardened through the deceitfulness of sin. Nagtiligat tungod sang kadaya, sang sala, maturan. Tanan kita kay Chindisina, mga kakuran, nga lingwahe.
In other words, ang sala, maglambot, ang tentasyon, maglambot sa kabuhi, ha? Hindi mo batyagan ang ugliness. Kaya hindi mo batyagan ang shame. Tama? Hindi mo batyagan ang kaiko, mga kautunan. Kung ang sala, magpanuktok sa kabuhi, sa tumuloo, ang mga experience, gikan sa pangabuhi, struggle to live holiness sa atuban sa Diyos. Maglambot sa imo, hindi mo makita ang ka-ugly. Sin is ugly, mga kautunan. Kaya kung maglambot, manuktok sa kabuhi sa tao, sa ganaan mo, hindi mo makita ang ka-ugly niya. Sa ulihin na lang, mga kautunan. Tama ba? Tama ba? Ha? Ka-felty sa sala. You feel? Batsagan mo nga ka-felty sa imo. Batsagan mo nga kaiko sa imo. Tama ba? Na dasun may guilt niya masulod, mga kautunan. Pagkasulod sa guilt, dasun may shame nga magasunod, mga kautunan. Tandaan niyo din na, no? May kaiko o matyag mo. Después, you feel condemned sa kagulingon mo. Na bisan way tao, maturang nga-condemn sa imo, pero yung kagulingon nga-condemn sa imo. Después, mabatsagan mo mga kaiko sa imo, mabatsagan mo mga kauturan nga kaagli sa mga butang. Después, mabatsagan mo nga kuan may guilt sa imo kabuhi. Kasatapos ang guilt siya na may shame nga nagalambot sa imo. May tindihan yung gina kay kadatanan kita, nag-struggle paningwa kita to live for God every day. Everybody say, every day. Sige ni Paul, tumawag ito pangabuhi, utang holiness sa Diyos, every day. Hindi siling binulan, hindi kay tinuig. Hindi mo na, kung pangabuhi sa Diyos, sa godly, sa spiritual, kag-holiness, it is a daily struggle to live for God. There is nothing weird about it, there is nothing strange about it. Na daw gulpi lang kaya ng santa o kung mag-withdraw ka sa tao, papalay ka sa tao, di ka mag-yum-yuhum, di ka na misturya mo na, hindi mo na, mga tunan. Kundi na with the grace of God sa kabuhi ka, every day, mga tunan. We try to make choices, mga tunan. Give kita decision, gipili kita kung anong mga butang na sundo na ito ng Lord, mga tunan. So ang guwaya, bangon kay kapangabuhi, tamo din mo makita ng pagpangabuhi. Sige na, no, daily ito na. Ano pa ang exhortation ni Paul D? Niya exhort one another daily. Tama? Niya maglaygayanay ang isa kag-isa, adlaw-adlaw man. You see? Kung tiigan, gina-evaluate ang atong maturan, dalanon, kabuhi. Sige na, no, niya si Paul naghambar na bulanan man. Na mag-exhort ka mo isa-isa kada bulan o kung kada 3 months, 4 months o kung every 6 months o kung yearly. Pero wala nag-hambal si Paul yearly kundi maglaygayanay ka mo sa isa-isa daily. Everybody say daily. Remind, correct. Kung you feel uncomfortable kag imbaras ka ibang tao ba a-remind siya mo, pwede mo ma-remind kung galingon mo. Kaya kita may naintindihan na sa mga pulong. Sino? Remind yourself, kagdason matunan sa sinagabi, adlaw-adlaw, pinulsulan niyo ng gadaan. Kaya ituad sa Diyos. Kaya Biblia gambal, if we confess our sins, maturan, diri sa John, niya He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Kanya ituwad na itong mga sala sa tubang sige na matutong mag-inoo, is faithful, kagmatarong siya. Nga magpatawad sa itong mga sala, kanya magahuga sa itong sa tanantang mga pagkadi matarong na ito. All unrighteous, meaning sa sin sa Bible, sin means unrighteousness. All unrighteousness is sin na ito. Salamat sa mga pulong, sige lo. Praise the Lord na binpadala sa itong sininga aga. Katao mo sini pagsugod sini tuig, mga kautunan. Na mag-start kita ng Diyos may grasya, pag may call sa aton, mag-remind kita, pag-exhort kita, get right with God, mga kautunan. Tadlungan, kabulingan ka sa Diyos, tadlungan ka kabulingan ka sa Diyos, mag-aim mo sa pag-inulsol, sa mga buhay kita sa Ginoo, daily basis, mga kautunan. Kaya kung hindi kita mag-inulsol ka na gabi, o kung pagkasala natin sa iyo, kung takalapas kita, kung hindi kita mag-inulsol, ang efekto sila, mga kautunan, nya
hardened through the deceitfulness of sin. Magatig aka tungod sa kadaya sa sala. Daya ang sala. Ang Biblia gambal man, deceitfulness of lust, maturan. Ang kadaya man sa kainigbon, maturan. Especially ang kadaya sa sala. Madaya ang sala. Kung paglambot sa imo gani, hindi mo makita anay, hindi mo balabadyakan. Ang ugliness, siya yung kagangger, mga katuran. That is very true, mga katuran. Sa tanan ng mga Christians, that is very true. Hindi lang sa inyo matumulo, kundi bisan sa pagtawag, parang kabudlay sa Diyos. Kaya nga po kabay, siguro pariyasanan, mga katuran. At pangsalamat sa mga provision sa Diyos, katuran. Praise God, na gina-provide sa aton. Kapakahin mo, kata sa ibang bituhin, pagsarta po kabuhin, sa muna panghuna, sa muna exhortation, mga katuran. So, kung hindi ko pag-inursulan ngayon, turan sa makasayok kita, magapalalik ate na pila ka ba? Tungod sa sala na nagkuhan sa una-una ka, matura. Hindi ka nakabatsyag confession, hindi ka nakabatsyag maturan sing konsensya. Basta ilarilig ko na rasunan mo, kag i-justify mo, magawatsibog ka tiga na konsensya mo, hindi ka nakabatsyag maturan. Holy Ghost din, na mag-deal sa imo para pagpakilala sa imo sa mga butang roang maturan. Imo heart, imo mind, kung i-justify mo maturan, imo putuwag, surrender sa Diyos, imo heart, mag-atig aman, na hindi ka nakabatyag sa confession, pagkahuya sa mga butang mga kauturan. So, kita gusto maayang tabo na sa kabuhita, that is why ang interpretation maturan, kinangalan adlaw-adlaw maturan. Adlaw-adlaw, sundod, kamo sa panibalay niyo, mga ginikanan, remind somebody, kundi ka doon ay mahuya ka, may balas mga atig ka, gani ka kung dumainon ka, so okay, remind yourself, mga kauturan. Magbasa ka Biblia, ang Biblia maturan, espiyo, sinin sa Biblia, espiyo, makita mo mga sayot mo, pakita mo mga imperfections, ka mga kulang sa kabuhi mo, kulang sa imo pag-alagad sa Diyos, kulang sa imo kalag, kulang sa imo dalanon sa Ginoo. So, magbasa ka magura, gini sa wali, gina general kita maturan. So, pick up for yourself. I-pick up mga butang na kulang sa kabuhi mo. I-pick up mga butang na wala sa kabuhi mo. I-pick up mga butang error ka mga mistake, ka mga sala sa kabuhi. Ta, agad nga, kay kunimuon ka na maturan, on kita permiso spirit sa Diyos maturan. On kita, inetardo, suka kita nga masiga kita dayon mga maturan. Praise God, kag ang fireworks si Ginoo, mga binuhatan niya, makitilinala, powerful, makita sa kabuhi. Tama ko. I'm happy for this morning. I would like to clap my hands to the Lord today. We welcome your word and we accept your word. We love you, Father, we thank you. Iprano po kita, may isa kang good thing na gusto ko i-emphasize sa inyo. Yung scriptures. Sa ako mga reading, in-underline ko kiti-reading sa Exodus 7. Exodus 7, in-underline ko di ang verse 3, kagang verse 5, mga kaupon. Ang mga ginagang bayon na punto sa inyong chapter. Sinyaan, I will harden Pharaoh's heart, kagpatigawin ko ang tagipuso ni Pharaoh. And I will multiply pagbuaran ko akong kapingalahan sa pag mga wonder, pag signs sa duta sa Egypt. And then sa 7, arada ang katuyuan, design sa Diyos, intention, na i-harden niya ang tagipuso ni Pharaoh. I-harden niya para may kagiyunan siya to do more signs and wonders. To do more manifestation, demonstration sa niya power. Kaya kung si Pero nag-inulsol dahil ka na realize dahil kung dibuyaan niya, tugutan niya ng Israel, so then, why not just kagiyunan to show more of his power? Kaya kadalo mo sa ila antiliyak. BTS, huwag ka kilala sa Diyos. Kadalo mo din sila kaayo. Gusto sa Diyos matudok sa ilang heart. Ang design, pagtuyo sa Diyos na aging patigay ang heart ni Pero para may kagiyunan siya sa pag-demonstrate sa mga wonder, katingalahan niya, kagangiyang maturan, mga gahong. Kaya tuyo sina that the Egyptians shall know that I am the Lord. When I stretch forth my hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them. You see, a good nga
Kag ang mga Egyptian shall know that I am the Lord. Agod nga makilala nila sa taga-Ehipto nga ako amo ang Ginoo. Ako ang Ginoo, amo ang Diyos makura. Amo nang mayor nga mga kwan sa Ginoo sa iya dilin sa mga emperor, mga hari, mga pungsod. Si Nebuchadnezzar mo managin, himo iya sapat ang una-una ang kwan. Sa tuyo man, agod nga si Nebuchadnezzar makilala niya nga ako amo ang Ginoo, amo ang Diyos makura. Kaya mga pungsod ini nga mga Diyos noon nga way kakilala sa Diyos. Kaya sa ila kanan power, witchcraft maturan kay sila, arrogance maturan. Gina-defy nila ang Diyos, bangod ka may witchcraft sila maturan. Kadalo mo sa unbelief nga arap sa ila, kadalo mo sa denial nila sa Diyos maturan. May mga tao like that maturan. Pag ang degree sa ginahimo sa Diyos, ako magtudok sa ila, ako makilala na nga ang ginawa mo Diyos maturan. Praise God. Ang Diyos nag-extend sa kagiran para He can do more demonstration sa niya power, maturan. So you see, kung ordinaryo lang, kung huwag man design ang Diyos, huwag tao kadala sa amo ng kalamidad yung ginapakita sa Diyos. Hindi ba di belge na, maturan, hindi pa sa siya, nga kaanugit sila, kusto, o kung arugan, o kung ano, maturan. Hindi, nga na-injure, pag nadala, may pero, bago kikipatiga sa Diyos, maturan. Si Moses, dahil mo surrender na, ginoon, ano ako pangamuyok, you know? Pagkatapos nga mo ni, pagkadako katingalahan na, tapos na, hindi ko diapon patigayin. No, wala diapon. Ara diapon. Ang alawa yun. Sa kabuhi, ato may amuna, mga maturan. Kung sa ubus ko ng kusod mo, tanang mo pangamuyok na atag mo na, maturan. Tanang mo na church yun, nahimo mo na, ang bukid, ara diapon, maturan. Kaya pag diapon, ma-remove ang bukid, maturan, na ginabungkal mo sa kabuhi mo. Tama ba? Oh, ah, pinuha mo, may gabi-gabi mo, may kagahon, ala, huwag na orasan, pero mo yung hibi, to aus, ginoo, the mountain is still there. De, tama ba? Tama ba? Amo ni si Moses, mga kauturan. Di si Moses ganaan, pwede mag-istorya sa Ginoo, na-convince ang Ginoo ganaan, maturan sa damo nga bagay. Ha? Batat siya, he was a man mo nga, ang Diyos maturan, God talk to him face to face, maturan. Kalapit din siya sa Diyos, kalapit din siya sa Diyos, maturan. So you see, isa bang napangamuyo niya, maturan, pagkatapos sinamta, abiya okay na, abiya tapos ang problema, abiya tapos na yan ang tubangon, abiya ang bukid, wain na, mga katuran, sa blood, ang hindrance, maturan. Nga makagwa ang Israel sa Egypt, maturan. Igo, maturan, na sungad daw, nagliwa ka man ang isip ni Pero, ara niya po ng bukid, mga katuran. Ara niya po ng sa blood, maturan. Sa mga balatian mo sa, mga sablag sa lawas na, mga batol, nga afflect sa aton, grabe may mga chimpo, nga grabe yung pagamuyo, kung daw halos maubos ng kanang limit, mga mga kontin ng abuyuhay, dumadispend ka na nga, kwan, dumadispend ka na mga uran sa pinangabuyuhay, nga muna, dumagalang mo siya mga pinip ng pagamuyo, wala efekto, nagalang mo siya mga pinip ng ala ni Jesus, wala efekto, nagalang mo na siya mga maturan ang tentasyon, kag mga kwan, nga ang pulong si Ginoo, hindi tuod, maturan, but we insist, mga kauturan. Papagwag mo may insist kita, then the answer came, mga kauturan, comes. That is very true sa kabuhin. Kasi siguro ang Diyos may mga design, kag may mga purposes. E pero, ngunit, siya alam ba despair na sa pwede nga po ang muyuhay, wala sa gabalo ka lang pito kung siya, kakalamig tito, di ba? Apulo, kakalamig tito. Sa Pilipino pa lang, ginbo kung buwang bubaan na naguro po ang muyo sa Diyos. Tara niya ka-access sa Diyos, tara niya ka-hold sa Diyos. Pero yung gamit din yung sa Diyos na piro, mga turan, arang niya po. Wala sa balong pulo, galing, kasalyada, mga turan. Kung boxing, galing pulo, kulang ka raang, mga turan. Pulo ka raang, hawa yung sa kabalong nga, mga galing. Kaya kaduwa, ang mga magyapon, mga kaya nga, ang rason, ginpatigas ang Diyos si Pero. Wala tao makadalag sa isa ng kakalamidad. Sa ating experience mo na, magkanda sa vlog, ay grabe yung tanahin mo surrender, ganyan mo ka. At di takdala, dito sarang, maglawig mo ni, dito sarang. Diba? Ha? Doon sa Mexican, kita sa auto, nagsaad si Ginoo nga, sa laon siya, kaya malunod siya, nipad nung kaya, okay na, kalipatan siya. Kung kita, may pagkabumanda. Ha? Human nature is the same, mga ito na. Ang weaknesses ang tao, parehas, kay tao magkita sa silikoni. Weakness na sa tao, mga turan. Di ba may kanta na sa'yo, Lord, remember me, I'm human.
Kay, he was once in the flesh also. Atong Ginoo, atong Savior, mediator natong nagapray, nagamediate sa atong maturan. Si Pedro matong may failing sa tatlo yung ginidalayan Ginoo. Apa yun ang nagabuyo siya subong ang mediator yung kag-priest niya maturan. Iyan pagtuway na fail maturan. Kay Ginoo napatawad siya, kay restore siya. He became a great putar, nga apostles pa maturan. So dira nga ba, dira ni Pedro makilala maturan that the Lord is God. Correct? Correct? Bo, ang ginawa mo na itong pahalos pa nung pa-numpa, takot to. Patal ko yaba mo, pero galing kwanto, hindi pa final, matura niya failure. Mga portion sa mga failings niya, pray it was not a final failure matura. May mga mistakes siya lagi. Bali, I'm talking to you straight and very frank this morning. May mga failings nga nag-aagis na buhi sa tumulo, pwede na final na failings natin. Correct? Amen. Ay sa Lord. Ang yan ni Pedro, sa iya pag-enchilted, grabe, huwain na po Ginoo kay Katlo, doon alas masumpa, din ako, no, ay kuklala sa imo. Praise the Lord. Kung dito mo tira pa, kung alilalim pang isla, pero magabi, dito ay nakita ang Ginoo, naging mo pag-inumayo sa iya, matura. Kaya diyan, ganyan, patawag, pag-restore siya. Now, dito, matura, nakita, yan ang Ginoo, siya bilang Diyos, matura. Ano rin punto sa Diyos? That Pharaoh, the whole Egyptian, will know that I am the Lord. I am God. Sa kabuhi na, magaging punto sa kabuhi na. Nga ginaalaw sa Diyos ko experience sa kabuhi na. Bisa na akong kwan maturan, doon ipatig ang sitwasyon. Bisa na ang mga bungkal, ito ara si Gapon, ara si Gapon, ara si Gapon, ara si Gapon. Pangamuyo ang maturan simbahan, pangamuyo ang mga kinanglan ang maturan, may lawig na, sige na, tutup sa lima lambot nga daw surrender ka na, then ang Diyos mag-move sa sitwasyon, maturan. Then dira mo makita, laubos na ginantalan mo, ang jet na himo ang isa kabagay, maturan, makita mo ganyan niya sa Diyos katingalahan, then you will know that the Lord, your Lord is God, maturan. Ipagkit nila sa Ginoo sa buhay na. Na siya ang mong Ginoo, siya ang Diyos ang tanan natin mga kampo. Okay? Si Pero, mani. Hindi tamayang ditani, dapat si Pero tingala matura. As in Moses nga, si Pero tiga, kay dinambala na sa kanan sa Ginoo, and I will harden Pero's heart. So, ay sa tanan tingala. Why? Kada kwan, kalamidad, kwan, ay kabatya, si Moses matura. So, sa kabuhi natin, magaging punto, madamos na nagalag, sister, hindi na aging mga crisis, grabe, critical, mga sitwasyon, sister, hindi na aging mga dalong, mga sitwasyon. Hindi mo pinag-upilo, ang luha na mga dito. Pinag-upilo, ako nga aging sa mga critical sitwasyon, sino pag hindi ka aging mga critical sitwasyon, raise your hand, please. Sister Nita, kayo mga critical sitwasyon. Sister Mariana, ang mga critical sitwasyon. Sa panihubi ito, Sister Marilyn, kami mga budlay. Pwede ko budlay, mag-aagi ka sa mga critical na sitwasyon, mga kauturan. Proud of that, matura na kita, tangang Ginoo, to be a Diyos. Kita, amunin niya, and Egypt shall know that I am the Lord. So kay Jacob, ang managinambala. Kay Abraham, ang managinambala. So sa kay Nebuchadnezzar nga ka-arrogante kayo nga ako ni power nga may kingdom, may empire apa maturan gen process sa Ginoo tuktok sa uli dito sa kabukiran nga ginimo sa Diyos yung nauna sapat maturan so nag-realize ka nagtangla sa that the Lord is God maturan hindi siya kag hindi iban maturan sa tapos ka nakilala yan ang Ginoo mo Diyos maturan din uli sa Diyos yung nauna maturan kada balik sa struno ya maturan so doon mo na ito nini kung ang Diyos mag-alaw mga butang sa kabuhita that is not to destroy you mga maturan that is not to destroy you. Trials kung ang mabagay na alaw sa Diyos it is not a device to destroy you or destruction maturan kundi may mga bagay dira siguro kinaalaw ang Diyos pagi siya na magagalo mga itong pakilala ng Ginoo Diyos sa git mga kuturan sa pinakabudlay nga bagay mga kuturan Diyos sa git sa mga kuturan
Pasya ang Ginoo na kilala ka sa pilala ka bagay na Ginoo ko supply ka ng lanang ta. Pasya ibang area, aspekto sa kabuhi ka at matulang kilala na Diyos naman siya mga kautoran. Sa atong health, sa atong healing, kaysa sa mga kinanglanong ta, ibang pagkit niya bagay, atong comfort, ibang na bagay, ibang kautoran. Hindi lang sa Diyos natin sa pinakaparti, pinakaspekto sa kabuhi, kundi ang Ginoo siya ang Diyos na sa pinang na bagay, mga kautoran. Let us come to the Lord this morning. Magpalapit ka na dito sa altar. Praise God. Let's get right with God. Sining bagong toy. Salamat. This is still the day. Tunat karumad now. It's still the day that God is calling us. Nag-exhort kita, mga kauturan, na maglingunaray kita. Mag-remind sa atun. Praise God. Kataw at law, reminon kita sa isa at isa. At yan, agod niya, hindi magsukod, hindi magbika, hindi magmalamit ka ang sala sa unang-unang na ang mga paglapas sa ating puson, hindi natin magmulat mag-i-justify ang rasyonan sa tubang sa Diyos. So, sinintinuod ng mga kautunan. Karunan na, is still today! At law pa sa gracia, at law pa sa forgiveness, at law pa sa tanuhin sa Diyos, at law pa sa kapwasan, at law pa sa pagpapitan ko. Karunan na,
Thank you.
Amen.